Subsob sa pag-eensayo sa pagtakbo ang 17-anyos na student-athlete na si Lawrence. Sa oval ng Santo Tomas National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pero hindi ito madali. Ang kanya kasing ipinantatakbo, isang lumang sapatos. Marumi na ito at meron ng mga butas. Kaya para mapakinabangan pa, kinatahi din namin kasi sir, pag masira, bumili kami na pangdikit, mag-ambag-ambagan kami. Yung rubber shoes kasi sir, mano sir, madulas. Tapos yung may spike shoes, ito yun sir, yung may mga bakal. Mas makakumapit. Si Kuya Aaron po, siya po yung nagbigay ng spike shoes. Kasi gusto din yung try din namin sir ba, kung gaano ka, ano, yung advantage pag nakagamit ng mga ganito. Yung mga brand new talaga na 12K sir, 10K. Tapos yung mga okay-okay, taka 500, 800, pero hirap hanapin. Kaya share-share na lang po kami. Ang sapatos, halinhinang ginagamit ng iba pang miyembro ng kanilang track and field team sa pinaghahandaan nila regional competition. Ito yung gamit ko. Tanggaan kasi sir, pala akong lumilipad. Pag ito yung gamit, nasanay na yung paa mo. Parang mahirap siyang layo sa'yo. Pero kahit luma at sira-sira na ang kanyang tinatahi-tahing sapatos, maitatakbo kaya siya nito upang makamit ang gintong medalya? Matayog ang pangarap ng grade 12 student na si Lawrence. Ang pangarap ko pilot. Gusto ko lang talagang mag-travel na libre. Pero mahirap lang sila. Kaya ang kanya raw ticket para ito'y makamit ang kanyang pagiging student-athlete. Isa kasi si Lawrence sa mga pambato ng kanilang eskwelahan sa track and field. Nakita ko yung mga senior ko na graduate makakuha ng scholar. Kaya trinay ko baka makakuha din ako. Para kagraduate ko ng senior high, para di na mahirap ang parents ko po. Ang kanyang target, magkampyon sa palarong pambansa. At ang magiging qualifying round niya rito, ang maipanalo ang sasalihang Davao Region Athletic Association 2024. Laging nag-overthink, manalo ba ako doon o matalo? Kasi nakasalalay yung scholar ko doon. Si Lawrence ang tumatay yung captain ng kanilang koponan. Pag ganito po lang sir, pang warm up lang po to. Maaga pa lang, nag-e-ensayo na sa bulubunduking Lagutay Hills. Dito napapalakas yung mga legs nila para ma-prevent din yung mga hamstring injuries. Napipressure talaga ako kasi ako yung captain nila. Dapat kailangan ko manalo para gayahin nila ako. Elementary pa lang daw si Lawrence, hilig na niya ang tumakbo hanggang nakitaan siya ng potensyal ng kanyang teacher Claire at pinasali sa kanilang track and field team. Determinadong talagang porsigidong manalo talaga despite sa kanyang cuteness height. Si Lawrence, olats daw sa una niyang laban. Natalo po ako sa municipal meet kaya medyo na-pressure po ako. Pero taong 2018, nasungkit niya ang kauna-unahan niyang medalya sa track and field. Pagka grade 6 ko, nanalo ako ng bronze. Tapos nakita ko ni Coach Beverly na potential din akong tumakbo. Pero hindi pinalad si Lawrence nung kinatawan naman niya ang kanilang eskwelahan sa isang sports competition sa Cotabato. Natalo din ako doon, nagka-injury pa nga ako noon. Kaya yun, umiyak ako doon. Tapos pag uwi ko, tinabi ko sa sarili ko na babawi talaga ako, sir. At nitong April 1, sumabak si Lawrence sa 5 events sa Davao Region Athletic Association 2024 kung saan ang mananalo kakatawan sa rehiyon sa Palarong Pambansa 2024 na gaganapin sa Cebu City. Hindi ito madali. Sabi ko nga sa kanila, walang magic sa buhay, lahat ng winning moments pinaghihirapan. Sa mga kalahok, si Lawrence ang pinakamaliit. Wala po talaga sa height. Nandun po talaga yan sa fighting spirit saka prayer ni God. Tensyonado ang naging laban ni Lawrence. Sa 100 meter dash, dikit ang laban. Pero sa huli, si Lawrence nakaalagwa. Sunod naman siyang sumalang sa 200 meter dash.
Dito, head-to-head din ang naging tunggalian. Sa 400 meter dash, si Lawrence nakaalagwa. Maya-maya pa, sa 4x100 relay naman siya kumaripas. Magtuloy-tuloy kaya ang kanyang swerte? Bunso sa tatlong magkakapatid si Lawrence. Magsasaka ang kanyang tatay Lorenzo. May pro-list ba tungkol kay kining trabaho lagi na ko. Tanong ko mais ito sa muang yuta ba. Masay mo, harvest mi anak ka. Kung ka, isa ka to, ikaduha na ka mo harvest ng mais. Maunang usahay. Ang kanya namang nanay Sylvia, sa munting tindahan lang nila umaasa. Hindi rin daw mapilit ni Lawrence ang mga magulang na bilhan siya ng bagong sapatos. Nasa kolehiyo na kasi ang dalawa niyang mga nakatatandang kapatid. Mga tuition din nila, sobrang mahal. Makita po kasi kayo niya, nahihirapan din sila mama. Ginawa ko na lang din inspirasyon sa laro ko na kailangan kong manalo para maiahon ulit, sir. Dagan ba? Tungod kay Luoy ba? Luoy. Tungod sa yahang kahimtang ba nga? May kanang mga kuwan bito. Kanang dagan bito. Magasgawas ng ugat bito. Ano ba? Ako among god nga ika. Mordahadlog ko, may tabo na sa tugi nga bagay. Inawa kami sa kanya ba kasi nahinto man siya ng tatay niya. Papa niya tapos ayaw niya ginto. Kailangan kong manalo para maiahon ulit sa kahirapan siya sa pinansya. Kasi pag manalo din kasi kami sir, makakuha din kami ng incentive. Kaya yun yung ginagamit ko pang bili ng mga gamit para di gaano kaano sila mama sa akin. Samantala, balik tayo sa Davao Region Athletic Association. Si Lawrence sumalang na sa 4x100 relay. Dito, lumamang siya sa kanyang mga kalaban. Nanalo rin ang kanilang koponan sa 4x400 relay. Sa huli, si Lawrence, kahit pa sira-sira ang sapatos na kanyang ipinantakbo, nanguna sa karera at nakapag-uwi ng gintong medalya. Sa makatuwid, qualified na siya sa palarong pambansa sa darating na Hulyo. Ngayon, kakuha na ako ng 10 golds. Sobra talagang saya sir, naiyak nga ako sir, di ako makapaniwala. Koponan din ni Lawrence ang nag-uwi ng kampyonato sa track and field sa buong Region 11. Congratulations! Sana lang. Masaya lang. Uiyak ko. Sa tuwing may ano siya, may competition. Kasi mapapagod siya. Dalas kasi naroromanticize na natin na daw magaling yung mga atleta natin. Pero kasi sobrang kulang eh. Nahihirapan yung mga bata, especially yung mga kapos palad no, na may mga potential. Nakakalungkot lang isipin na pag nananalo yung atleta natin, tuwang-tuwa tayo. Pero hindi natin nakikita madalas kung ano yung mga pinagdadaanan nila sa likod ng mga panalo na yun. Sana no, mapansin din ng gobyerno na yung mga athletes natin, hindi lang naman sarili nila yung daladala nila, kundi yung bandila at inang bayan natin. Tanggap natin na may kulang, obviously, no? Yung sa sapatos. Pero yung DepEd, maging yung LGU, malaki rin ang ibigay na tulong. Meron tayong magandang rubberized sports complex kung saan every so often nandito sila upang magsanay. Pabahagi po ng province ng Davao del Norte, sinagot po ng probinsya yung kanilang uniforme, sapatos, pagkain, transportation, vitamins, insurance. Ang usaping pondo sa sports, kailanman hindi naging sapat. Kasi hindi naman natin kaya makipag-compete sa budget sa agrikultura, sa infrastruktura, sa health. Personally, nag-loan po ako. I spent 20,000 just to buy spike shoes. May kakulangan pero sa ibang banda naman, hindi ko pwedeng sabihin na walang suporta po yung LGU, especially sa DepEd. Though yung budget lang kasi limitado. Samantala, nitong Miyerkules, may binisita si Lawrence, ang dati niyang guro na unang nakakita ng kanyang potensyal sa pagtakbo. Proud na proud talaga ako sa iyo. Diyan pa rin ang pagiging humble mo na bata. Yes, ma'am. Oh, yun po yung nakikita ko sa iyo, yung magiging persigido mo. Thank you talaga, ma'am, kasi
ikaw yung nag-push sa una pang sali ko. Di talaga ako nag-expect doon, ma'am, kasi sobrang tatangkad nila, ma'am. So, this is for you. Ang guro, may regalo para kay Lawrence. Gustuhan or I think magugustuhan mo. Ganda. Bagong sapatos na magagamit niya sa mga darating niyang laban. Sobrang salamat, ma'am. Kasi deserve niya naman po magkaroon ng ganyan. May grupo ring nagbigay ng 4 pang sapatos kay Lawrence, financial assistance at gamit sa training para sa iba pa niyang teammates. Ikaw na bahala kung ano, sabi mo, sinong mga kasamahan mo na walang sapatos. Yung double stickers, kanina mag-sponsor sa mga. Hello! Meron po tayong Scholar ng Bayan Program at makakaasa po si Lawrence. Ibibigay po ito ng lokal na pamahalaan. Meron po silang miscellaneous allowance at saka meron din po silang board and lodging allowance. Handa naman pong tumulong ang ating munisipyo. Samantala, ang mga coach ni Lawrence na sina Ma'am Dorothy, Ma'am Joylyn at Sir Beverly, meron ding good news! Ano to? Oh! Certificate of Achievement proudly present to Lawrence B. Datils for being part of Pasok kasi si Lawrence sa Philippine team na lalaban sa Vietnam. Pagpatuloy mo lang, Soy, alam namin na simula pa lang ito sa napakalayong journey mo bilang isang mabuting bata. Congratulations, Soy. We're so proud of you. Unexpected kasi, mami, kasi kala ko sa elementary, ma'am, gagraduate ako na hindi, ano, ma'am, nakapunta ng Manila kayo, ma'am. Sa Vietnam na, ma'am, international na po ito. Sobrang salamat. Pagpatuloy niya lang yung pangarap because I believe in the power of the dream. Kasi hindi mo magagawa yung isang bagay pag wala kang goal, wala kang pangarap. Malayo pa pero malayo na ako sa dating ako. Marami pang kakainin bigyan. Soon ako na din yung makapunta dun sa Olympic. Baka pala rin. Sabi nga nila, life is a marathon, not a sprint. Kahit malayo pa, kung lilingunin ang iyong pinanggalingan, ang iyong narating, malayo-layo na.